March 17. So, start na to ng general or enhanced community quarantine. So, makita nyo, wala masyadong tao yung sasakyan sa daan. So, kaya punta ako sa Si Raymundo at magpapasahod ng mga tao. Hello? Papasahod, kailangan ng tao yung pera. Ayan, so kaya yan, napilitan akong lumabas kahit alam kong bawal. So para sa mga tao din yun. Ano ba ito nangyari sa atin, no? Ba't nagkaganito? So ngayon guys, papunta ako ngayon sa tahian namin para magpasahod ng mga mananahi. So yun, nakakalungkot dahil ito nga, one month tayong ganito, walang trabaho. So ngayon magpapasahod ako ng mga mananahi namin. Hindi ko alam kung makakalusot ako kasi bawal na nga yung social gathering. So medyo malayo-layo dito sa bahay namin yung Si Raymundo. So ngayon, yun, papunta ako doon para pasahurin sila kasi ang sahod ng mananahi namin is weekly. So yun, bibigay ko na, supposed to be ang sahod nila is on Friday pa, pero bibigay ko na yung sahod nila for Friday, advance ko na. Then gaantay kami kung kailan malilift yung quarantine. So maganda rin naman yung ganito na talagang sasagarin na natin yung sakripisyo para matigil na yung COVID-19 na sakit, no? Ayan guys, konting tiis-tiis lang tayo. So pare-pareho tayo magsakripisyo, mga Pilipino, para matigil natin yung ano, yung sakit na to. Kasi talagang grabe siya. Talagang nakakamatay siya, no? Kaya lahat po tayo sana sumunod na lang. So ngayon medyo hindi ko alam kung pasaway ako. Pero kailangan kasi ng tao yung ano eh, yung pera, kailangan nila ng panggastos sa bahay nila, pambili ng pagkain, kasi maliit lang naman sahod nila eh. Kaya yun guys, kailangan pumunta, katry natin. So kanina nag-withdraw na ako sa BDO and doon pinatutupad din nila yung social distancing na tagwa 1 meter. Buti naman open yung mga bangko, kaya ito makapag-provide tayo sa mga mananahi natin ng sahod nila. Okay, so hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa susunod na mga araw. Ako, wala rin akong income ngayon dahil sarado nga ang business, sa businesses. Hindi rin ako pwedeng magpasada dahil ayun nga, all public transport is prohibited din to operate na. Kaya natin to mga Pilipino. So galing nga tayo doon sa hirap, kaya natin tiisin yan, 1 month lang yan. So ngayon alis na ako, nag-aantay yung mga mananahi ko doon. Sana walang sumita muna dahil first day pa lang naman nung enhanced community quarantine. So sana palusutin ako. Maganda naman yung reason ko para mag-provide sa mga tao ng means para makabili ng mga kailangan nila. Sige guys, papakita ko yung ano, biyahe ko. Tingnan natin kung anong nangyayari sa labas sa highway. So yan guys.
And guys, natanong ko yung bakery. So, halos wala na. As in, wala na palang laman ng bakery. So, hindi na rin sila nagpo-produce ng tinapay. So, dapat sila bukas. Dahil, food ang service nila eh. Food ang manufacturing sila eh. Dapat bukas sila. Kaya lang, siguro sa takot ng mga panadero, hindi na rin pumasok. Kaya walang gagawa ng tinapay. And guys, ito, palabas road. Tingnan natin kung may checkpoint dito. Sana wala. So far, guys, maluwag pa. Wala pang checkpoint dito. Okay, so dito na tayo sa F. Mariano. Punta ng bridge. So, ayan guys, no, walang mga sasakyan. Ako lang ata na kotse na may kasunod ako. So, mga ilan-ilan lang kaming naka-kotse ngayon. So, hindi ko alam yung reason ng iba. And guys, so far, wala pa naman, nandito na ako sa Dr. Sicto. So far, wala pang checkpoint. Dito ako lumikos sa Dr. Sicto. Kasi mas prone sa checkpoint dun sa labas, sa highway, or sa C. Raimundo. Dahil malaki ang kalsada. Okay, so yung mga umiikot na mga barangay dito. So, nakita nyo, ito wala na masyadong sakyan. So yun nga guys, no, so ito kahit ako natatakot akong lumabas kasi baka ma-expose ako. Yan, so dito natin matitest yung mga character natin kung ano ba ang character natin under pressure. Diyan lalabas yun, nape-pressure ka, yung tunay mong character lalabas. So kanina napansin ko nagiging gabi pa, nagiging mainitin yung ulo ko. Kasi parang nai-stress ako or na pe-pressure din ako sa mga nangyayari. Tulad nito, 1 month akong walang kita. Walang trabaho. Isang kaig, isang tuka. Diba? So, ayan. So, nagpapasada lang ako ng aking TNBS Beagle. Hindi ko na sabihin kung ano yan. Tapos yung patahian, matitigil din yung production. So, wala talagang income na darating. Yun nga, yung hulog pa dito sa sakyan, hindi ko muna ibibigay dahil mas kailangan namin ngayon yung cash. Lapit na tayo lumikos sa Stella Maris. Ayan guys, grabe ka nangyari sa Pilipinas. Actually, hindi lang naman sa atin to. Nangyari na rin to sa ibang mga bansa. 114 nations na ang naapektuhan ng COVID. Kaya talagang dapat guys, seryosohin natin to, no? Sumunod tayo. Ako, pasensya na kayo, lumabas ako. Maaaring sabihin nyo, nagpapasuhay ako. Pero hindi, may purpose ang paglabas ko. Yun nga yung para mabigyan natin ng support. Ibigyan natin yung sweldo, yung mga mananahin natin dahil weekly ang sahod nila eh. Supposed to be Friday pa. Pero ibibigay na natin ngayon para meron sila at least money to spend sa during this quarantine. Ingat-ingat tayo. Kahit naman lumabas ako, nag-iingat naman ako. Meron akong mga dalang alcohol, face mask ako, tsaka iiwasan ko talagang dumikit sa mga tao. Ayan, so yun lang talaga purpose ko. Maihatid tong sahod, then uwi na kami. Uwi na ako. Wala akong kasama. Ako lang. Kasi nga, bawal lang may kasama. Supposed to be, patre de familia lang ang pwedeng lumabas to buy foods, to buy medicines. Ayan yung mga essentials na kailangan ng tao. Pero, ngayon, essential din to. Although wala akong bibilin, essential to para sa iba. Yung maning makukuha nila ngayon, yung salary nila. So, ayan, magagamit nilang pambili ng mga essentials nila. Food and medicine ang kinakailangan. Okay, so guys, dito na ako si Raimundo. Ayan, nag-aantay na sila ro.
Actually, hindi ko naman pinapasok tong mga to eh. Sila lang mapilit na pumasok. Ayan, yung iba naglakad. Dahil ayun nga, gusto rin nila makuha yung sahod. So ayan, bibigay natin para sa kanila to. Sacrifice tayo para sa kanila. Parking. So, bukas pa yung parking dito. And, hindi ko napansin yung Shopwise kung bukas din ako, pero siguro bukas kasi ang mga allowed naman magbukas yung mga supermarket, drugstores, hospitals, banks. Ayan, sila yung mga allowed pumasok ngayon. Okay, so malapit na ako. Yun guys, huh? Sana wag nyo ako i-bash dahil lumabas ako. Kumbaga, importante naman tong aking sadya. Pagkatapos ko nito, uwi na rin ako. Para lang sa mga mananahi namin na nangangailangan ng pera para sa panggastos nila. So ito yung sahod nila, bibigay lang natin. Tapos uwi na tayo. Hindi ako pasaway guys. Ano lang, talagang ayoko rin lumabas pero kailangan. Sana naiintindihan nyo ako guys ha. Ayan, park na. Guys, papakot na ako dito sa second floor kami. Ayan, nagagalit yung ating taga-admin dahil nga nagsipasok itong mga to. Kasi pwede kaming ma-shutdown. Ayan guys, nalapit na ako. Patay na yun itong mga to. Break time pa. Rini, no touch, no limit, anger. Rini, drugs, Rini, pigeon. Isa-isa na lang, para hindi yun. Kailangan natin social distancing. Kailangan ga nakamas. Rene! Guys, nakapagpasahod na tayo. Uwi na yung mga mananahi ko. Social distancing. Inakpan ko yung kanya. Ano, magdidigit ha? Sila kung sa isa, ano, badaan? Ako, bawal po ang maraming sakay. Mauhuli po tayo. Kaya nga hindi sumama si Lynn eh, dahil bawal kahit dalawa eh. Magtatago nga lang si Kevin sa likod. Doon lang ang salpuran eh. Kahit gusto ko dahil hindi pwede. Ako makukulong kasi hindi kayo. Sabi yan, ni Duterte, makulit ako eh. Kulit mo, nakaalat mo pa yung virus. Nagsakripisyo na nga lahat ng Pilipino, 30 days, walang trabaho. Makulit ka pa rin. Okay, bye-bye. Yung iba guys, gusto sumama sa sasakyan, pauwi, pero bawal eh. Di ba? Ayan guys, mabilis lang nagpasahod, pauwi na kami ngayon. Nelson? Oh my God! Pwede ba? Wala siyang makakyan. Jane, bakay Jane. Magtago na lang sila. Ako, ano ba yan? Amano ako. Agad, hindi ko alam kung tama. Pero sabi din sa briefing, if in doubt, no. Oh, so, in doubt ako, pero... Oh my God.
Oh my God. Oh, forgive me po. Kasi wala naman mga sakit tong kasama ko. Ewan ko lang kasi baka hindi natin masabi dahil 14 days pa bago lumabas yung sakit. Dito muna ako sa labas. Okay, sunod ako. Oh my God. Oh my God. Hi, hi. Ay, hirap ng buhay. Ay, ay. Ay. Ay, hirap ng buhay. Napa dadaan kila mami? Tanda. Mo? Hmm. Tapos, baba kita sa magsaysay. Uy, ako, Rosario. Hmm. Hindi. Ano, walang checkpoint dito. Yari ako dito. Hindi, pag ano naman, tatlo pwede siguro. Hindi nga. Bawal. Dito ka sa ano? Dito sa Chowking pwede ka. Oo, dyan sa Chowking. Ano, walang checkpoint dito. Maglagad lang ilang loob. Wala masakyan eh. Ayan guys, naghahanap kami ng mga shortcuts para iwas tayo sa mga checkpoints. Kasi ang chine-checkpoint yung malalaking lahat. Maraming sasakyan. Okay, kung hindi pa nag-ano si Duterte ng ano, total, makulit din ang tao eh. Tingnan mo nga nung ano, di ba? Community lockdown. Dikit-dikit pa rin yung mga tao. Pumapasok, dikit-dikit sa bus, sa jeep, tricycle, mga nakamotor. Wala, walang sumunod eh. Pero kagabi sa grocery, nang pumasok ako, may distance din sila. Kailangan na sumunod. Pero okay. Ang aga nagsara. Alas 8, sarado talaga. Is na nakakabiyahe pa ako. Wala na. Tinanggal din ang mga transport. Hindi na nakabiyahe. Wala na, total na eh. Hmm. Sana nga, kaya hindi bumabiyahe yung mga jeep kasi nga social distancing. Kumbaga, 50% lang nung ano, mapupuno. Oh. Alimbawa, 6 man yun, 3 lang. Ano lang, oo. Ay, lugi, di ba? Oh, wala na silang kikita. Hindi na papayag yung mga pasahero, babayad ka doble. Oo. Oh. Away lang ang abutin nyo. Dapat itong mag-a-adjust na doon. Ewan, hindi ko sino ang tama doon. Masabi. Kaya nga sabi, pag may meetingan ng mga ng ano na mga hindi na pwede abunuhan ng kung ano yung anong mayor pala, kung ano yung implement nila sa barangay. Kumiretso na ako. Ang harang dyan, no? Yeah, no entry, 4 wheels and up. From 3 p.m. to 8 p.m. So, 1 p.m. pa lang. Yeah, 3 p.m. eh. Dito dati may nakaharang. Pag nahuli ako, kayo magbabayad ng ticket, ha? Saan ka bababa? Dito na? O dun sa? Dito. Sa para lalakarin mo na lang malaki. Dito, layo na malalakarin ko eh. Uy, walang bantay. Dito, saan dito, ka? Ano na? Dito. Oh, dito, balik dyan kaya. Yan o? Yeah. Dito, pagkasaw? Dito, sa may naka... Okay, thank you. Okay, ingat. Ingat. Okay. May checkpoint. Tago. Ito ay nasasalubong tayo ng ambulance. Hindi, police. Police to police, may inahabol. Ambulance. Wala na. Kailangan ko na daw. Sige po, sir. Ay, nabutan ako ng militar. Sir, thank you. Sige, ingat. Guys, malapit na tayo sa bahay. Okay na, ibaba ko na rin si Kevin. Ayan.
Okay, so yan guys, ako mag-start. Spray muna tayo ng alcohol, takmay, sa mga. Okay, so may mga sumaki sa akin, sila Nelson at ano. So hindi naman ako kakapit doon. Anyway, sprayan ko na rin ng alcohol sa paligid. And saan na yung isa? Okay. Yeah, so mag-spray din ako ng Lysol disinfectant. Okay. Okay. So yun guys, makarating na tayo sa bahay. And mission accomplished. Naibigay ko yung mga sahod ng mga mananahe. So I'm glad na wala namang aberyang nangyari. So at least ngayon medyo magaang yung loob natin na wala tayong naagrabyado, no? Nung naibigay natin yung pangangailangan ng iba. Nasahod, pinagtrabawa naman nila yun eh, so binigay ko lang na maaga. So kami na lang yung mag-a-adjust sa sitwasyon. So ngayon hindi natin alam kung anong mangyayari pa sa susunod na araw. So mga guys, dapat sundin na lang natin si Pangulong Duterte para okto muna ito. Ingay. So, sundin natin si Pangulong Duterte at yung mga gabinete ito sa mga gusto nilang mangyari, gusto nila ipatupad na quarantine para mas mabilis na mapuksa o ma-eliminate natin yung COVID-19. So, lahat tayo dito apektado. So, kung gusto pa nating patagalin more than 30 days, sige, magsilabas tayo, magdikdik tayo. Okay, magpasaway kayo. Pero kung dito pa lang, on the second day, nararamdaman nyo na yung hirap, sumunod na lang kayo para mapaiksi natin yung ating paghihirap, no? So marami apektado dito, lahat. Walang trabaho, walang kita, walang sweldo, no work, no pay. Okay. So tingnan niyo rin magiging epekto nito sa gobyerno kung silang sasagot ng lahat ng mga pangangailangan natin. Ano pa ang mangyayari sa mga sa atin, no? Yung mga projects nila, hindi matutuloy 'yan. Malaking dapat magsi-save tayo para sa future. Ganun din ang gobyerno, nagsi-save din sila. So ito naman ay emergency kaya okay lang, gamitin natin yung mga funds natin dyan for this kind of situation, no? And guys, actually lutang pa rin ako ngayon, hindi pa rin alam kung anong mga gagawin ko within 30 days. Gusto ko maging productive. Ay, oh, hirap ng ganito. So guys, yun ang wala lang. Gusto ko lang gawin to. So, ito na lang siguro gagawin ko for 30 days. Vlog ko yung daily activities ko. Yeah, kasi masaya ako pag nagbablog ako eh. Okay. Kasi ito yung part of history na to eh. Kaya ako binablog to. This will come down in history. May sulat to sa history ng Pilipinas at ng buong mundo. Itong pangyayaring to. Kaya gusto ko ma-document ito para ma-share or ma-remind tayo sa mga pangyayaring to na maging aral sa atin yung mga kamalian na nagawa natin, kung saan ba nagsimula to, para maiwasan natin sa mga susunod pang mga araw or taon. Maging lesson to sa
future generations, no? Yan, wala na. Wala naman akong masabi na. So, ingat na lang, guys. At, malungkot ako. Gusto kong masaya, pero malungkot ako ngayon talaga. So, yun, guys. Pasensya na. Gusto ko lang, mag-share ng videos para at least may activity ako. Lutang ako ngayon, lutang. Siguro, marami rin sa ating ganyan. Lutang talaga. And, yun, guys. Sunod na lang tayo, no? Para mapabilis na to. Hirap, mahirap to. Mahirap tong sitwasyon na to. Okay, so guys, stay at home. Make yourself healthy. Eat healthy foods. Drink your vitamins. Take your vitamins. Tapos, eat healthy foods, vegetables. Ayan. Lakasin natin yung mga immune system natin para maglabanan natin yung virus na to. Even kahit ma-infect man tayo, magiging malaking chance na ma-survive natin to kung malakas yung immune system natin. Dahil most na ng mga naging fatalities natin is yung mga weak immune system, like yung mga matatanda na or yung mga may age na 60 pataas. Ayan, 40 to 60, 70, 80, ayan. So, ako, nasa 40s na rin ako. So, kailangan ko rin mag-ingat. Kailangan palakasin yung aking immune system. Kaya, kain ako ng kain, kailangan kumain ng kumain. So, yun guys. Kaya to mga Pilipino, no? Kaya natin tong labanan. Kakaisa tayo, bayanihan, tulong-tulong, walang iwanan. Tapos, sana sumunod na tayong lahat. Eh, yung mga ano nga pala, yung mga pets nyo, no, i-keep away from your houses. Dahil hindi natin alam kung sino mga humawak dyan, kung meron ba silang dalang mga viruses din. Ingat tayo, bawal magkasakit, bawal magkalagnat, bawal mubo, bawal sumipon, magkasipon. Okay, so ang daming bawal. Para tayong nakakulong ng mga ibon, no, hindi natin alam kung ilan tayo lalaya. Ayan, mahirap to, mahirap. Okay, so guys, yan lang, thank you for watching this video. Sana, gusto ko lang i-share yung experiences ko ngayon sa pangyayaring to. This is the second day. Second day pa lang to. So, marami pa mangyayari. Guys, thank you for watching. And, hindi ko na masabi kung if you like the video, subscribe. Hindi, okay lang. Kahit hindi kayo mag-subscribe, gusto ko lang mag-share ng mga nangyayari sa ating lugar, Pilipinas. Okay, so okay lang guys, kahit hindi kayo mag-subscribe. Gusto ko lang itong gawin. Okay, bye-bye guys.